In today's episode, ay muli na naman tayong papasok sa isa na namang backstory ng isang specific na character na matatagpuan sa isang horror game, none other than Ursula the Witch. Aalamin natin ang kwento sa likod ng character na ito. Sino nga ba itong si Ursula the Witch? Bakit nga ba napaka-interesado ng kanyang kwento? At bakit nga ba siya naging evil witch? Or perhaps, paano nga ba siya naging isang evil witch? Bago natin simulan ang kwentong ito, maaari mo bang pindutin ang like button? Ito'y upang ma-recommend pa ito sa maraming mga tao na mahilig sa ganitong kwento. Kaya naman, let's start the video! As per usual, magsisimula ang kwentong ito sa isang lugar na malayo sa Kabiasnan. Born on 1600s in Bavaria, Germany, si Adeline ay panganay sa limang magkakapatid. Bata pa lang si Adeline ay namatay na ang kanyang ama dahil sa cholera. Dahil dito, nagdoble kayo ng kanyang ina sa pagtatanim ng gulay. Ito kasi ang kanilang pangunahing hanap buhay. Ang kanilang tinitirhan ay sagana sa mga likas na yaman. Malapit kasi ang kanilang tahanan sa malawak na kagubatan. Kabilin-bilinan ng kanyang ina na huwag na magagawi o magtutungo sa gitna ng kagubatan nang mag-isa at siguraduhin palaging may kasama. Ang dahilan, maaari itong maligaw or perhaps iligaw ng mga naninirahan doon. Dito ay na-curious ang batang si Adeline kung sino pang mga tao ang naninirahan bukod sa kanilang pamilya. Gayong lumaki siya na walang nakikitang mga tao sa baligid ng kanilang tinitirhan. Ang dahilan kung bakit walang naninirahan sa lugar na ito ay dahil kilala ang kanilang baryo na pugad ng mga Valgas. Ang mga Valgas ay mga mythical creature na naninirahan sa lugar. Ito ay minsang nag-aanyong mga puno upang hindi sila makita na nangangahas pumasok sa kanilang teritoryo. Hindi lahat ng mga mythical creature sa lugar na ito ay mababait. Ang ilan ay lubhang mapanganib. Isang araw, habang abalang nagtatanim, ang buong pamilya ni Adeline ay nakarinig siya ng tinig ng mga batang naglalaro sa di kalayuan ng kanilang taniman. Ang nakapagtataka pa rito ay hindi ito naririnig ng kanyang mga kapatid. Kaya naman, out of curiosity na malaman kung may iba pang mga bata na nakatira bukod sa kanilang pamilya, ay nagtungo ito si Adeline sa kinaroroonan ng tinig. Ngunit habang hinahanap niya kung nasaan nagmumula ang tinig, ay lalo siyang napapalalim at tuloy niya nangang naligaw. Dahil dito, nanatili ng dalawang gabi sa kagubatan itong si Adeline, gutom at walang makain. Sa kanyang paglalakad ay nakarinig siya ng rumaragas ang tubig. Dito nga ay nakita niya ang isang malaking ilog. Sa kanyang natitirang lakas ay dali-dali niya itong pinuntahan. Nang kanya itong marating ay agad niyang sinubsob ang kanyang muka sa tubig. However, bigla itong nadulas sa bato at nahulog sa malalim na bangin. Sa kabilang banda ay nagluluksa na ang kanyang ina sa pagkawala niya. May paniniwala ang lahat ng mga taga-Germany na walang sinumang tao ang makalalabas ng buhay sa malawak na kakahuyan ng Bavaria. Ang ilan ay naniniwala na may mga creatures na naninirahan sa lugar na nanggagaya ng kaanyuan ng mga taong kanilang nabibiktima. Ang kahalintulad ng entity na tinutukoy ko ay ang mga skinwalker na may mga abilities na gayahin ang anyo ng isang tao o hayop. Now, dito na nga magiging nakakakilabot ang parte ng kwentong ito. Dahil sa ikalimang gabi ay nakita ng kanyang ina na iika-ika na naglalakad sa di kalayuan ang kanyang inaakalang patay na anak. Ito'y patungo sa kanilang tahanan, emerging from the depths of the forest. Hindi makapaniwala ang kanyang ina sa kanyang nakita. Kaya naman, imbes na kaawaan, ay sinumbong niya ito sa mga archbishop at dinala sa Bamber upang hatulan. Dito sa lugar na ito, ginaganap ang malawakang paglilitis, pagtutorture in public at pagpatay sa lahat ng mga pinaghihinalaang mga witch. At dito nga siya hinatulan ng isang archbishop na nagngangalang Nathard von Hugen. Ayon sa archbishop na ito, imposibleng mabuhay ang isang tao sa pagkakahulog mula sa 20 meters na taas ng isang bangin.
Ngunit sa kabila ng kanyang pagmamakaawa ay hindi siya pinaniwalaan. Nagmakaawa si Adeline sa Prince Bishop at sinabing siya ay hindi mangkukulam at inilahad niya kung paano siya nabuhay mula sa pagkakahulog. Ngunit sa kabila ng pagmamakaawa niya ay hindi siya pinaniwalaan at kahit na ang kanyang sariling ina ay itinakwil na siya. After the witch trial ay isinagawa na nga sa kanya ang mga pagtutorture at ito'y ginawa sa mata ng publiko. May isang judge na nagsabi na agad na siyang sunugin. Ngunit dahil galit na galit ang mga tao sa mga witches, ay nagpa siya ang mga judges na pahirapan na lang hanggang sa mamatay ang batang si Adeline. Dito nga naranasan ni Adeline ang mga iba't ibang uri ng pagtutorture. Karamihan ay mga inhumane at napakabrutal. Inilagay ito sa wooden barrel at ipinakain ng mga hita sa mga daga. Nang inakala nilang nalagutan na ng hininga itong si Adeline, ay sa kanila ito itinapon sa ilog. Ngunit sa ikalawang pagkakataon ay tila napakabuti ng langit kay Adeline at himala itong nakaligtas at nabuhay. Hindi agad ito nalunod dahil sa wooden barrel na kanyang pinagtalian. Nabalot ng galit at paghihiganti ang puso at isipan ni Adeline. Wala siyang inisip kundi maghiganti sa mga taong ng abuso, nagmaltrato sa kanya. Ayon kay Adeline, hindi man lang siya nabigyan ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanyang sarili. Despite the fact na siya rin mismo ay galit na galit sa mga witches. Ito kasi ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang ama. Ilang araw after niyang makasurvive sa mga pang-aabuso at pang-torture, ay mas lalong tumindi ang kagustuhan niyang makapagiganti sa Prince Bishop at sa lahat ng mga hukom na nagsabi na isa siyang evil witch. Although sobrang kinamumuhian niya ang mga witches, ay pinili niyang pag-aralan ang itim na mahika. Alam naman natin na may kaakibat na kamalasan ang pag-aaral ng mga black magic. Dito na nga nagsimula ang paghahanap nito ng mga karunungan tungkol sa itim na mahika at sa lugar kung saan makikita ang mga witches. Inaral niya ang iba't ibang uri ng mga kemikal na maaring pumatay sa tao. Ika nga, nag-aral din siya ng alchemy. Ginamit niya ang kanyang mapangakit na kagandahan upang magkaroon ng salapi at makakuha ng mga impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng mga witches. At may nakapagsabi nga na sa gitnang bahagi ng bansa ay mayroong malalaking mga bundok at ang ilan nga dito ay may mga secret caves na pinagtataguan ng mga witches. Kaya naman, dali-dali itong naglakad ng 3 gabi, marating lang ang lugar na ito. Dito nga ay mapapansin ang nabubulok nitong mga hita dahil sa infestation mula sa mga kagat ng mga taga mula sa wooden barrel. Despite the challenge ay narating ito ang misteryosong bundok. Ito nga ay totoong makapanindig balahibo. Mas nakakatakot pa nga ito sa bundok na matatagpuan sa Pinas na tinatawag na The Devil's Mountain or Mount San Cristobal. Nang siya ay magtutungo na sana upang puntahan ang kuweba o cave ng pinagdarausan ng mga seremonya at mga ritual ng mga witches, ay nakasalubong niya ang grupo ng mga witch hunter. Hindi ordinaryong mga witch hunter ang mga nakasalubong nito. Instead, mga professional na witch hunter. Ang katumbas nila sa modernong panahon ay ang mga SWAT. Dahil hindi naman talaga isang totoong witch itong si Adeline, ay agad itong kumaripas ng takbo sa masukal ng kakahuyan. Hinabol siya ng mga ito. Hindi alintana ni Adeline ang kanyang nabubulok na hita at siya ay lalo pang napalalim sa dark forest. But out of the freaking nowhere, ay nakita niya ang isang mansyon na tila na out of place sa gitna ng kabundukan. Despite all of the fear, ay pumasok siya upang magtago. Ngunit, hindi nito alam na hindi pala siya nag-iisa sa mansyong ito. Dito ay nakita siya nang lumulutang na ulo ng isang babae na may mahabang buhok. Ang entity nito ay tinatawag na Kresu. Napasigaw ito ng sobrang lakas. Dahilan upang marinig siya at masundan ng mga witch hunter. Ngunit dahil sa kanilang nakitang mansyon sa gitna ng kabundukan, ay hindi ito naglakas loob na pasukin ang mansyon.
Ang editing si Cresu ay may kakayan ng pasuki ng kaisipan ng isang tao. Dito nga nalaman ni Cresu ang lahat ng mga pinagdaanan ni Adeline. At imbes na patayin, ay nilagyan niya ito ng sumpa na hindi na ito muling makakaramdam ng sakit at mamamatay. Ngunit ang lahat ng ito ay may kapalit ang kanyang magandang kaanyuan ay napalitan ng isang nakakatakot na kaanyuan. Dito nga siya tuluyang nag-transform into an evil witch. Dahil sa nakita ni Cresu na bali at nabubulok na ang kanyang binti, ay pinalitan niya ito ng wooden barrel at binigyan ng ability na makalipad. Ginawa ito ni Cresu upang ipaalala kay Adeline ang pagmamalupit na kanyang naranasan sa kamay ng mga archbishop na nang maltrato sa kanya. Binigyan niya rin ito ng krus na nababalot sa puting tela na maaring gamitin ni Adeline bilang sandata. Naging matunog sa mga witch hunter ang pangalan ni Adeline at ang mansyon sa gitna ng Dark Forest. Dahil dito, naging interesado ang mga tao sa kung ano ang nasa loob ng mansyon. May ilang nangahas na pumasok sa mansyon ni Cresu sa pag-asang may makikitang mga ginto na nakatago. Ang ilan ay nagawang makataka sa loob ng mansyon at inilahad ang nakita nila ang mga halimaw sa loob ng mansyon ni Cresu. Ngunit nang balikan nila ang lugar kung saan naroon ang mansyon, ay bigla itong naglaho. Ibig sabihin, ang buong mansyon ni Cresu ay kayang magpalipat-lipat ng mga lokasyon sa iba't ibang panig ng mundo. Over time ay tinawag siyang Ursula. Ang salitang Ursula ay mula sa Latin na nangangahulugang little female bear or simply little bear. It comes from the Latin word ursa, which means bear. Sinisimbolo nito ang pagiging matapang at paglaban ni Ursula sa kabila ng kanyang mga naranasan. Makikita ang karakter na ito sa mansyon ni Cresu na lumulutang at ginagamit ang kanyang sandata upang pumatay ng mga manlalaro. Ang kwento nga ni Ursula ay isa lamang backstory ginawa upang lalong tangkilikin ang larong ito at in the same time mag-entertain. Kaya naman, kung nagustuhan mo ang video nito, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at mag-iwan ng isang likes. Thank you for watching!